ehersisyo yan ng ating puso at ng ating baga. Libre, walang bayad, hindi nyo pa ginagawa. Okay? Pangalawa, ibabalik natin ang importansya ng araw kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng araw. Para may makunan tayo ng mga bitamina na hindi na natin nakukuha sa mga pagkain ngayon dahil punong-puno ng preservatives at additives. At ikatlong disiplina, ibabalik natin ang pagpapawis o sweating. Detoxification ang tawag dyan. Nakalimutan natin na pag tayo'y pinapawisan, nagre-release tayo ng mga lason. So, kung gagawin nyo yung tatlong itinuro ko na yan, at yung itinuro ko dati na pag inom ng 8 basong tubig araw-araw, makikita nyo, babalik unti-unti ang kakaibang sigla sa inyong pangangatawan. Nalaman mo yan dito sa Alam Nyo Ba? Alam nyo ba na isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipinos ngayon ay eto? May nararamdaman ng kakaiba at hindi maganda sa kanyang katawan, pero ayaw pa rin magpa-check up kasi nanghihinayang sa iba bayad na 650 pesos. Ako naiintindihan at nauunawaan ko yun. Bakit? Yang halaga na yan ay halos 2 araw na trabaho ng mga simpleng empleyado. Pero ito ang tatandaan mo, kaibigan. Kapag ikaw ay biglang isinugod sa emergency room at sinabi ng doktor na ikaw ay dapat idiretso sa operating room at pinaghanda ka ng 200,000 para sa procedure na dapat gawin sa OR, nagagawan mo ng paraan. Di ba ito ay isa sa malaking pagkakamali ng mga Pilipinas kung paano mag-isip? Kaya dito po, itinuturo natin na napaka-importante na maagapan ang isang sakit kaysa malalana at saka palang pagagalingin. Dito lang nga sa Alam Nyo Ba? Alam Nyo Ba na ang ating mga emosyon ay nakaka-apekto sa ating kalusugan at nakakahina ng mga specific na organ? Isa sa mga halimbawa ay ang anger o galit. Ito ay nakakahina ng ating katay o yung tinatawag nating liver. Ikalawa, ang pagdadalamhati o grief, nakakahina to ng ating baga o ng ating tinatawag na lungs. Ikatlo, ang pag-worry o pag-aalala ay nakakapagpahina ng ating tiyan o stomach. Ikaapat, ang stress, nakakahina yan ng ating puso at ng ating utak. At ikalima, yung takot, yan ay nakakahina ng ating kidney o ng ating bato. So, kung kaya natin makontrol ang mga emosyon na ito, yung organ natin magiging healthy lagi. Nalaman mo yan dito sa... Alam nyo ba na isa sa mga pinangangambahang mga sakit sa panahong ngayong tag-init ay yung tinatawag na heat stroke? Dahil sa sobrang init ng klima, nararamdaman natin ng katawan ang init na sumisingaw kaya sanay para magkaroon ng heat stroke. At ngayong araw na ito, bibigyan kita ng 3 tips paano mo maiiwasan magkaroon ng heat stroke. Una, magsuot ng maninipis at makaaliwalas na kulay ng mga damit para ang ating katawan ay presko. Ikalawa, iwasang lumabas o magpaaraw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon dahil mataas ang radiation ng oras na ito. At ikatlo, siguraduhin lalagpas sa 8 basong tubig ang iniinom mo araw-araw para ma-rehydrate ang iyong katawan. Nalaman niya yan dito sa Alam Nyo Ba? Alam nyo ba na ang origin ng medicine ay walang iba kundi ang dahon? Dahil sa dahon, unang natuklasan ang mga anti-properties na ginagamit para sa mga pangontra sa mga iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Katulad ng antibacterial, antiviral, antifungal, antibiotics, anti-inflammatory at marami pang ibang anti. At pag sinabing anti, ito ay panlaban. Kaya pag narinig nyo, anti-Gloria, kontra kay Gloria yun. Anti-Erap, kontra kay Erap yun. So, pag ang katawan natin ay nangangailangan ng pangontra, dahon ang dapat natin ginagamit. Eh kayo, anong anti ang ginagamit nyo? Di ba, kapsula at saka tableta? Kaya pag yan ang ginagamit yung antay-antay lang din kayo at may komplikasyon yan. Lalaman niyo yan dito lang sa Alam Nyo Ba?
Alam nyo ba na ang pinagmulan pala ng arthritis ay dahil meron tayong mahinang liver o atay? Kasi ang ating liver, ang trabaho niyan, ay siya ang dumudurog sa mga protina ng kinakain nating pagkain para i-convert at maging amino acid at magiging enerhiya ng buo nating katawan. Kapag mahina ang ating liver o atay, yung kinakain natin ng pagkain ng mga protina, imbis na ma-convert papuntang amino acid, ay nagiging uric acid. At itong uric acid ang dahilan kung bakit may pananakit tayo ng mga kasukasuan o tinatawag nating joints na mas kilala ninyong lahat sa pangalang arthritis. Kung gustong mawala ang arthritis, gawing healthy ang atay. Dito lang yan sa Alam Nyo Ba?